Hello mga kabibi, this is your bestie buddy. Welcome back to my channel. It's been a long time, wala na rin akong na-vlog. And here I am. Gusto ko rin i-share yung problema ko. Malaking problema ko ngayon. Ayun, maganda daw ako. Char! Po, totoo, may problema talaga ako about my health. Kaya gusto kong ipaabot sa inyo mga kabibi na hindi muna ako mag-i-sponsor, magbibigay ng ayuda. At sa likod ng pagbibigay ng sponsor sa kapwa kong vlogger at YouTuber, ay may mga ilan talaga nagbibigay ng stress sa akin. At saka yung stress na yan ay mabigat na kalaban, lalong-lalo na sa against sa health natin yung stress na yan. So may mga tao talagang ungrateful. So ang gusto ko lang i-share talaga ay mahirap din pala ang tumulong. Pag galing talaga sa puso mo yung tutulong, tutulong ba sa kapwa mo, malaking bagay na yan na dala-dala mo kapag wala ka na dito sa mundo. Pero meron talagang taong napaka-ungrateful. Tama nga yung sabi nila na tumulong ka minsan lang. Huwag na yung may pangalawa, may pangatlo pa. Kasi totoo yan. Tumulong ka na nga ito sa tao na to, sa mga tao na to. Sa una pa lang okay na. Pero bakit pa naging may second time, may third time? Kasi mas problema pa pala. Yung baga, parang hindi naman sa yung baga kung ano na itulong mo ay parang labag sa kalooban mo. Hindi. Masaya ako na nakapag-abot ako ng tulong, nakapag-abot ako ng ayuda. Pero ang pinakamabigat behind that is yung stress na naibibigay ng taong natulungan mo, yung taong nabigyan mo ng ano, ng sponsor, ng ayuda. Wala akong problema sa iba. Pero may tatlo talaga na nagbibigay sa akin ng stress. At saka, hindi ko na obligasyon yung buhay ninyo eh. Dapat magpasalamat sana kayo na yung pera na yun ay hindi nyo pinaghirapan. Yung pera na yun ay madali nyo lang tinanggap. Pero wag naman sana kayo magbibigay ng stress. Kung gusto nyo nung humingi ng tulong, yung baga parang ano ba, with kindness. Hindi naman sa ipagdadamot, pero kailangan ko rin ang pera eh. Kaya nga ako nag-post na stop muna yung pagbibigay ng ayuda o sponsor sa kapwa kong vlogger. Kasi nga, kailangan ko rin ang pera. Yan. Hindi lang pupulot yung pera. Dapat magpasalamat na lang, no? Pero nung pag-post ko na yun, naka-turn off ang comment, merong talagang nag-react na yung baga parang negative yung impact sa kanya. Baga, kumbaga, ewan ko, bakit ganun? Pero sa akin, nung nag-post ako noon, wala lang. Kasi gusto ko ipaalam na hindi ko na kayang magbigay ng sponsor, hindi ko na kayang magbigay ng ayuda kasi kailangan ko rin eh. Kailangan ko rin talaga ang pera kasi para sa health ko. So, sana yung mga nabigyan na pangalawa, pangatlo, wag naman sana gagawa ng problema, nagbibigay ng stress. Kaya minsan, deleted yung messenger ko kasi ang daming stress galing sa mga taong nabigyan ko na ng suporta, nabigyan ko na ng ayuda, nag-sponsors, at saka, yun, napaka-ungrateful talaga. So, maipapayo ko talaga mga kapwa kong vlogger o yung mga tumutulong, huwag tumulong talaga ng baga sa God kasi aabusuhin ka nila. Instead na masaya sila sa'yo, bibigyan ka pa ng stress. Sana alam nyo yan, alam nyo yung tatlong tao na yan, alam nila na kung sino yan sila. At sana nga magbago na kayo, be grateful kasi nga kung napaka-grateful mo talaga, marami pa rin blessings na darating sa buhay mo. Kailangan talaga pahalagahan mo rin yung taong nagbigay ng tulong sa'yo, respetuhin mo, at pagka huwag bigyan ng stress kasi
hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong yun eh. Baka makikita mo siya na tumatawa siya, pero sa likod nun, ang dami rin pinagdadaanan. Bilang isang converted Islam, kaya ako tumutulong si parang sakat ko yun sa inyo. Pero yung iba naman kasi talagang, Diyos ko po, napaka-grateful talaga nila, hindi ko maintindihan. Ano ba merong asal tong tao na to? Bakit sa salita pa lang hindi na siya nadadala, hindi na siya nahiya? Kumbaga, ang bigat ba? Ang bigat sa akin yung gumawa ka nga ng mabuti, tapos ang ibabalik sa'yo ay stress lang. Parang unfair naman yun. Kasi nga, syempre, hindi naman kita kilala ng lubos. Dapat nga sana magiging grateful kang tao, kasi nga siyempre nabigyan kita ng tulong, nabigyan kita. May tiwala ako sa iyo eh. Hindi ko naman sa yung parang nirereklamo ko, no, yung baga parang inilalantad ko yung mga natulungan ko, nilalantad yung pagmamayabang, pero yung pagbibigay mo ng stress sa akin, sana naman magbago ka na at magiging grateful kayo, kasi nga siyempre pinaghirapan ko rin yung pinagpawisan. Hinihingi ko lang talaga is yung stress free. Yung baga, huwag na mag-message sa akin, huwag mo na akong kausapin, huwag ka nang kung ano-ano ay yung laman ng isip mo, kung ano-ano yung iniisip mo, i-message mo sa akin. Kung ano man yung post ko, wala yun, wala akong pinatatamaan. Kaya nga ako nag-post na itigil ko na yung pagbibigay ng sponsors, pagbibigay ng ayuda, kasi kailangan ko eh, kailangan ko ang pera eh. At saka, kailangan ko rin para sa pamilya ko. Hindi lahat-lahat ng mga, yung baga, nagtatrabaho ako dito para lang sa ano, para lang pang ayuda ko, pang sponsors. Tapos, pabayaan ko yung sarili ko, pabayaan ko yung health ko, pabayaan ko yung pamilya ko, ganun lang yun. Tapos, nag-post ako dahil nga, stop muna yung pagbibigay ng ayuda, sponsors, apektado ka masyado. Huwag naman ganun. Dapat magiging grateful kang tao. Yung baga, magpasalamat ka. Halagahan mo rin yung tiwala na binigay sa iyo ng nagbigay ng tulong. Hindi yung baga, porket tinulungan ka, hingi ka ng hingi ng tulong. Kung baga, second time, third time, pag hindi ka na nabigyan, nagagalit ka na, nagtatampo ka kung ano-anong pinagsasabi mo. Magme-message ka sa akin. Hindi kita obligasyon. Hindi ko obligasyon yung buhay ng ibang tao eh. Diba? So parang ang bigat yun sa akin ba? Ang bigat ng impact yun sa akin. Yung bigay na stress na yung kumbaga ay parang hindi ko deserve yung stress na binibigay sa akin pa. Kumbaga, kasi ako yung taong hindi ko niisip yung binigay ko sa iyo, hindi, pero iniisip ko yung stress na binibigay. Bakit ganito ka? Bakit ano ba nagawa ko sa iyo? Kumbaga, ay may isa talagang tao na hindi ko maintindihan ang ugali. Nabigyan na siya ng second time. Tapos from the third time, fourth time, gagawa ka pa ng problema. Sa akin ang problema, ikaw ang may problema, kaya umayos ka, kasi nga siyempre ang blessings galing yan sa galing yan sa biyayang binigay ng Panginoon na i-share ko rin yan, pero siyempre pinaghirapan ko din na, kaya dapat grateful tayo kung ano mang blessings man natanggap. Huwag naman bigyan ng stress yung taong nagbibigay ng tulong sa inyo. Siyempre hindi naman robot yung tao para yun, ang hirap pala to. Napaka ano ko, ayaw ko yung itago yung ano ko, yung problema ko, kasi ang number one problema ko ay nung since na tumulong ako talaga sa kapwa kong vlog, wala akong problema sa tuwa yung tulong ba, kasi marami naman akong natulungan na eh, kahit naman kapwa kong OFW dito, mga bata, senior citizens, kamag-anak, wala akong problema, pero ang problema ko talaga yung kapwa kong vlog. Tatlo lang sila for more than 100,000 pesos at naibigay kong tulong. So, parang 50,000 or 60,000, tapos sa tatlong taong yan talaga nagbibigay ng stress sa akin. Kumbaga parang napaka-ungrateful nilang tao. Pero I'm still blessed kasi nga syempre masaya ako nakapagbigay ng tulong.
ng stress na yan sa akin. Parang ano, ang bigat ba? Kasi nga, syempre, may sakit ako. Meron akong iniindang sakit. Ayun, tumatawa lang, pero hindi mo alam ang problema ko. So, sana nga, yung pag-post ko noon, ng pag-stop ko na sana, ng pagbigay ng ayuda, or, tawag doon, sponsor sa kapwa kong vlogger. Wala yun. Kasi nga, syempre, gusto kong malaman na, yung baga, ayaw ko kasi mag-message ng isa-isa eh. Kasi nga, syempre, may gustong humingi ng ano na naman, ng another sponsor. So, parang, mas maganda na lang yung i-post ko kasi kaysa isa-isahin ko yung sabihan sila na tapos kung ano-ano na lang sasabihin sa akin na nakakasakit ng damdamin ba. Yung baga, hindi nila iniisip kung ano yung sasabihin nila. Yan, hindi na tayo bata, no? So, dapat be grateful na lang. At saka, thanks God for everything. Ano, nakatanggap ka ng blessings, meron maliit man o malaki. Dapat halagahan mo rin yung tao, huwag bigyan ng stress ba. Baga, good vibes lang. Wala namang problema sa pagbibigay kung may sobra, diba? Pero pag stress na, ako, stop na. Hindi na yan tama. Na yung, ikaw na yung may problema, hindi na yung tao na nagre-reklamo. Siyempre, inabuso ka nga, magpapabuso pa, diba? So, ito lang advice ko, trust mo. Gusto mong tumulong, mas maganda tumulong sa mga yung baga talagang nangangailangan talaga ng tulong, yung may sakit, yung mga bata, yung mga senior citizens, yung mga pero pag yung mga pang-sponsors na kapong huwag na. Yun lang. At saka thanks and sorry kasi ayun, may mga abusado talagang mga tao. Talaga na kumbaga hindi talaga siya marunong na anong tawag doon, magpapahalaga, ganun ba yung tama ba yun? Or yun talaga, ungrateful. Kasi pag ungrateful kang tao, hindi ka talaga masaya kahit kailan, kahit anong pagsisikap mo. Kung ungrateful ka talaga, walang patutunguhan. Baga, ipakita mo, yung baga, huwag lang yung magbait ka sa labas. Ipakita mo yung tunay mong ugali. Yung baga, yung bait-bait ka lang sa labas, tapos sa loob-loob mo, yung baga, ang dami mong kinikinking, ang daming sama sa loob na yung baga, parang pag hindi mo nakuha yung gusto mo, parang gigil na gigil ka. Ganun. So, yun lang. Sana umayos ka. Sana hindi na tayo bata, may mga matatanda na tayo eh. So baga, parang alam mo rin sana yung gagawin mo, alam mo rin sana yung parang paano makipag-usap sa kapwa, paano, ano ba yung tawag dun, paninindigan ba, yung dignidad at saka prinsipyo at saka yung pagiging ano ba, grateful talaga. Kumbaga, kahit anumang darating sa buhay mo, anumang natanggap mo, blessings, maliit man o malaki, kailangan grateful ka talaga. Kasi nga, pero ano, alam mo yung tatlong tao na bigyan mo ng sponsors na yan, Diyos ko, malaking stress talagang naibigay sa akin. Kaya minsan parang social media talaga hindi nakakatulong talaga eh. At saka, yun talaga, trust mo. Experience ko, yung talaga ang tawag to. Malaking problema po sa nabigyan ko na nga ng tulong. Second time, tapos third time, hindi mo nabigyan. Fourth time, nagagalit pa siya sa'yo. Hindi ko kayo obligasyon mo. Mahiya naman kayo kasi syempre, hindi naman yan pinagpaguran. Ay, hindi nyo hiningi, binigay yan. Pero parang unfair naman yun sa side ko na yung baga, bibigyan mo pa ako ng stress. Yun lang. Ayun, ipakita ko yung mga nabigyan ko ng sponsors at saka mga ayuda na kapwa ko yung vlogger. Pero hindi lahat ha, tatlo lang sila talaga. Ang napaka-grateful nila. So, ano man ang natanggap nyo, blessings, dapat grateful naman kayo. Huwag magbibigay naman ng ano, problema. So, ayun, kilala nyo na yun kung sino kayo.
nagpa-blessings, nagpa-block yung blessings na parating para sa iyo eh. So instead na ibibigay sa iyo, hindi na lang, siyempre. Kumbaga negative vibes. Ayaw ko talaga yung negative vibes. Pero anyway, thank you kasi nga siyempre nakilala ko kayo. And maraming salamat. And of course, hindi na kita kakausapin. Siyempre, ibibigay ka ng stress sa akin. Yun nga lang, siyempre, be grateful sa lahat ng mga bagay na o lahat ng mga biyaya na tanggap niyo, maliit na o malaki, problema man, pagsubok, saya, lahat yan ipagpasalamat. Diba? Hindi lang yung magpasalamat ka dahil nakatanggap ka ng blessings, tapos naalala mo lang yung Panginoon. Thanks God. Kasi nga, siyempre masaya ka. Thanks God kasi meron kang nakuha ng blessings, o nagsing ng blessings, gaya ng trabaho, may salary, o thanks God, o thanks God kasi nabusog ako. Hindi, lahat ng pagsubok, problema man, saya, lungkot, kailangan niya ng pagpasalaman. Ano yung tinatawag na being grateful? Hindi ka lang grateful yung sama. Ipakita mo lang being grateful ka sa labas. Kasi meron akong nakilala talaga, grabe yung impact ng ano, stress na binigay sa akin talaga. Ang bait-bait niya. Pero grabe, hindi talaga yung baga, parang anong tawag ko na kakaiba talaga ng hindi kita obligasyon, hindi ko kayo obligasyon, no? Saka hindi ko naman kayo kakaano-ano tapos yung nagbibigay ka pa ng stress sa akin. Tapos yan. Mga kabibi, salamat at salamat sa mga suporta, salamat sa mga totoong kaibigan at yun talaga, trust, no? Anyway, thank you mga kabibi sa lahat ng mga suporta ninyo, sa lahat ng saya na ibigay ninyo sa akin, yung mga totoong kaibigan dyan, at saka yung mga kaibigan, maraming salamat. Yun lang, be grateful naman tayo sa lahat ng mga biyaya ng tanggap natin, pagsubok man, saya, lungkot, problema, grasya, lahat yan ipagpasalamat natin at be grateful. So yun, ang lahat ng natutunan ko talaga sa pagtulong, pagbibigay ng tulong sa kapwa, mahirap. Kumbaga, may stress at saya, pinaghalo yung stress at saka saya. Pero yung malaking impact sa akin yung stress eh, yung baga, parang hindi ko talaga siya ma-handle. Hirap kalabanin yung stress, totoo. Naapektuhan yung health natin. Mahirap kalaban talaga yung stress. So, yung tatlong tao na yan, hindi ko talaga kita kakausapin. Mabahala ka sa buhay mo. Hindi ko rin obligasyon yung buhay mo. Hindi ko obligasyon yung pamilya mo. At saka hindi ko rin obligasyon yung mga supporters mo. So, anyway, reflex ko rin yung mga nabigyan ko. Sponsors na kapwa ng vlog. Pero hindi naman sila lahat. Napaka-supportive talaga nila. Pero meron talaga tatlong tao na parang napaka-ungrateful. Yung ang bigat ng bigay sa akin ng ano ba, na stress. Yung baga, why? Yung baga parang nagtatanong ako sa sarili ko, bakit? Bakit ba? Ano ba nagawa ko na mali? Yung baga, parang iba ang kapalit ba? Talaga kapalit. So, parang ang hirap isipin na yung saya mo na nagbitaw ka ng pera para sa taong, mga taong yun. Kumbaga, iba ang ano, balik sa'yo ba? Yung ang bigat ng damdamin, ang bigat ng ano ba yung tawag doon? Yung patakon na stress para sa akin ba? Yung